Because we were not able to ask our questions earlier. Mm-hmm. See, my question is, ano yung nasa isip mo the role was offered to you as well? What were your questions as well? Wala naman ako masyadong question sa pinakong pagtanggap nito. Pero more on, sabi ko, panibagong challenge to. At ito ay isang challenge na hindi ko pa na-encounter before. Exciting, pero alam ko na magiging mas mabigat to compared to my other roles, pero alam ko na magiging super rewarding. What part of Eliza de Castro is Contessa? So ngayon kasi I have yet to meet her, si Contessa, so hindi ko pa siya talaga nakikilala, hindi ko pa napapag-aralan yung character niya kasi ngayon nakafocus ako kay Bea. Pero I think yung pagiging resilient ni Contessa, isang factor yun na masasabi kong makukumpara ko sa kung sino ako. And what particular scene or moment or experience did you do for the first time? So far yung pagkakaroon ng acting coach set. Siya kasi yung parang nagiging preview ko eh. Dahil kasi nga katulad ng sinabi ko kanina, hindi ako nanonood ng TV. Normally kasi kapag sinipag namin, may mga, syempre, after the take, papanoorin namin sa preview, titignan namin kung ano yung mga adjustments. Pero dito, acting coach yung nakabantay. So, isa yon sa mga first time kong ginawa para dito sa show. Sige. Anong mas mahirap for you na gawin? Maging bida or maging kontrabida? That's a very common question na sinasabi sa akin. Pero anong mas na-enjoy mo? Pero lagi ko rin sinasabi sa kanila na same intensity lang. Kung gaano kahirap maging kontrabida, ganun din kahirap maging bida and vice versa. Kasi same emotional requirement. Kumbaga yung level of emotional requirement na hinihingi ay parehas lang. It's just very different lang in terms of mga scenes kasi yung isa halos laging umiiyak, yung isa naman halos laging galit. So, nagpapantay talaga sila. Pero anong mas, so far, anong mas na-enjoy mo na gawin? So, ngayon parehas talaga. Okay, kasi parang ako din yung tipo ng tao na gusto ko yung diversity in terms of roles. So, I'm very thankful na binibigyan ako ng opportunity para maglaro sa pagiging antagonist at sa pagiging protagonist. Dahil yung pinanggalingan ko rin show ay very fierce, very strong. So ngayon, parang it's a very different challenge for me to get into the character of Bea na talagang fragile, na vulnerable, na soft. And next question to, saan ka mas napipressure? Yung papalitan mo yung ika-anim na utos or makumpare ka sa ibang revenge series? Siguro yung yung comparison ko hindi nawawala eh. Pero I think yung laki ng show ng ika-anim na utos mas nag-away sa siguro. Next question ko is, kung meron kang gusto na suggestion dun sa character ni Bea. Kasi, syempre, you're playing Bea. Tapos, siya yung talaga ka-anhing ni Daniela. Nakagigil si Daniela dito, di ba? At saka, we love that yung pagiging mahina ni Bea. Para sa akin, kailangan siya eh, para ma-establish yung character at yung panggagalingan ng redemption. Pero hindi ka na yung makakalang kanina. I'm so thankful. Kasi galing-galing mo talaga. Tsaka, congratulations on your contest. Sana ma-unveil naman yung iba pang layers ng parang. Of course. Ma-unveil at sa umpisa pa lang to, kumbaga first episode ka lang pinapanood na
alam, pero kung free, oh, baka... Kasi si Rin, yung nanay lang niya yun. Oo. Kasi, mag-umpisa yung show na wala na yung tika natin. Parang may mga last time. Saya, magkapit bahay na pala. Oo. Hey, guys!